Hello guys, Happy New Year. Bagong taon, bagong opportunity ulit. So ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi medyo madami-daming nangyari ng 2021. At hindi ko naisa-isahin siguro. Pero ito, bagong taon, bagong video. Update lang to dun sa Zoom hydraulic brake na aking ni-review dati. Kung gusto nyo mapanood yung review na yon, lalagay ko na lang dito. Tapos ayun, pag-uusapan natin kung ano yung mga aberya, kung meron man, kung ano yung mga maintenance na ginawa ko dito. So ayun, pisahan na natin. Okay, so bago ang lahat, i-share ko muna kung paano ko ba ginagamit itong bike para magkaroon din kayo ng idea kung na-stress pa ng kodo yung brake o normal use lang. Okay, sa loob ng 5 buwan na ipang bike to work ko to. Araw-araw yun, Mondays to Fridays. Nasa 50 kilometers din, kulang-kulang, 50 kilometers. Ang takbo niya araw-araw. So dun sa 5 months na pagbabike to work ko, kulang-kulang 50 kilometers ng daily distance na natatakbo. Mga aberya na aking naranasan eh, actually wala eh, walang aberya sa brake. Kadalasang aberya na naranasan ko is flat. At medyo weird, pero kadena. Kadena yung pinakang issue ko sa pagbabike to work. Lagi ako napuputulan ng kadena, hindi ko alam kung bakit. Tapos, after nung pagbabike to work ko ng 5 buwan, na work from home na nga kami, hindi naman ako tumigil sa pagbabike. Kasi pinang-araw-araw ko rin ito. Halimbawa, pamalengke, pambili na ako ano-ano. Parang ginawa ko siyang motor. Halimbawa, pag may gagawin, bibili ng mga materyales sa bahay. Tinatali ko lang sa bike. Mga kahoy, bakal. So, ayun nga. Masasabi ko na hindi rin naman light yung paggamit namin dito. So, ayun. Umpisahan muna natin sa physical appearance niya. Okay? Okay. So, ang una kong i-share kung anong estado ng kanyang physical nanyo. Physical appearance niya after 1 year na gamit. Madali ba siyang nagasgas? O kumupas ba yung kulay? So yun. So dali na natin kayo sa close up para ma-discuss ko na rin, okay? So tungkol sa kulay, makikita nyo hindi naman siya kumupas, ganun pa rin, metallic red pa rin siya. Ito, tingnan natin, ano ba to? Ayan, mukhang gasgas yan siya. Ito, makikita nyo yan. Kasi ginagawa ko dito, may mga sinasapit ako ditong bakal minsan eh. Kaya nagkakagasgas. Pero kung hindi mo naman siya sasabitan, ito rin, may mga nakasabit dyan minsan na bakal eh. Kaya kung gumagasgas. Pero kung hindi mo sasabitan siguro, hindi naman hindi naman siya magagasgas. Itong sa baba naman, kung titingnan nyo, wala namang gasgas, puro dumi lang yan. Hindi ko na kasi nalilinis eh. Puro lupa lang ito. Yan. Lupa lang. Siguro gumagasgas din minsan pag... Actually, walang gasgas eh. Oh. Wala. Wala, puro lupa lang pag nilinis ko yan. Magiging shiny red ulit siya. Ganun din sa likod, tingnan natin. So, ito yung likod. Wala akong pamunas. Isang taon din itong ginamit ng... hindi siya pang ride lang eh. Ayan, puro dumi lang oh. Pero pag nilinis mo siya, magiging makintab siya. Parang walang... oh, actually walang gasgas. Nagkagasgas lang dun sa lever. Kasi sinasabitan ko nga na matitigas.
mga bakal, wire. So, pag namimili ako ng mga kung ano-ano, namili ako ng alambre, ng mga bakal, may welding din kaming bakal na sinabit ko dyan sa handlebar. So, ayun, dun siya nagasgasan. Okay, so regarding maintenance naman, ano ba yung mga nagawa ko na maintenance dito? So, regarding maintenance, ang nagawa ko lang ay yung normal lang, palit lang ng brake pads. Hindi ko pa siya nasusubukang i-bleed kasi ganun pa rin yung lakas ng kanyang brake eh. Ganun pa rin. Same feel pa rin nung nakuha ko sa simula ng bago. Okay, so regarding sa aberya na naranasan ko, wala naman actually. Yun lang, napudpuran lang ng brake pads. Tapos umorder lang ako sa Lazada ng replacement. Tapos ayun na. Okay na siya. Regarding sa braking power niya, ganun pa rin actually. Walang nabago. Ang stopping power niya, wala pa rin. Magkakatalo na lang sa brake pads kung makapal yung brake pads mo, baka putput na. Mamaya sa medyo downhill, try natin yung braking power nito kasi maraming sasakyan din dito eh. Baka makaabala pa tayo. Okay, dito sa part na to, medyo dissenting palusong to. So, ito natin titestingin yung braking power ng Zoom kung nagbago ba. Din. Same speed lang siya na sa kanyang likod, wala. Full stop. See? Malakas pa din. Manipis lang yung gulong ko. Pero, ayun, may balak akong gawing e-bike tong bike ko. Kasi baka pag bumalik kami sa trabaho, para hindi naman pawis na pawis. So, matetesting natin yung lakas ng Zoom hydraulic brake doon. Kasi, e-bike nyo, mas mabilis ka na nun, tsaka mas mabigat ka na. So, another way of test yun. So, yun nga guys, overall experience ko dito sa Zoom hydraulic brake. Sa loob ng isang taon na higit kong ginagamit. Wala kahit isang aberya siyang binigay sa akin, walang sakit na ulong binigay. So, masasabi kong solid talaga itong product na ito, itong model na ito. Medyo nagmahal na siya ngayon, nasa 2K na yata. Pero, sulit pa rin. Approve na approve para sa akin. Kumpara sa ibang brake, kung ipapang bike to work mo rin lang naman, tsaka pang araw-araw lang, dito ka na sa mura pa rin to kumpara sa iba. Okay? Nihingan ako sa ahon. Ano ba yan guys? So ulitin ulit. Happy New Year!